If first time mo sa Taiwan, saan ba mas okay pumunta? Taipei or Taichung? Stay tuned to find out! If you have the time and budget for just one, where should you go? In this series, we're gonna break down and compare our travel experiences to find out which destination gave us the better trip. Hey there, poor traveler! Welcome to another edition of The Better Trip, the show where we compare our travel experiences to help you decide where to go. And in this episode, makakasama ulit natin ang ating teammate and housemate, the si Asta! Asta Diosa, welcome back sa aming channel. Hello! Kaya siya yung kasama natin ngayon kasi ang topic natin is Taiwan! And si Asta, ilang beses na rin siyang nakapunta doon. Before we begin, please don't forget to subscribe to our YouTube channel by clicking the subscribe button and hitting the bell icon for instant notification para sa aming mga future uploads. And we want to point out two things. First, we love both of these destinations. But we created this show para dun sa mga may budget lang and time for just one. And second, experiences, especially travel experiences, are highly subjective. So what works for us may not necessarily work for you. Sabi nga ni Zenaida Seva, hindi hawak ng mga videos na ito ang inyong kapalaran. Gabay lamang sila. Meron tayong free will, gamitin natin ito. Yes. Okay, let's start! Category is accessibility. So, between Taipei and Taichung, alin ba yung mas accessible para sa ating mga Pinoy travelers? Definitely, mas accessible lang Taipei. Kasi yung Taichung, meron siyang airport, pero more on, ano lang, domestic yung mga, ano yung... Walang direct flights from the Philippines to Taichung. Taipei, alam natin, is the capital of Taiwan. So, it's also the most connected city. So, ang Taipei, meron siyang sariling airport na very accessible para sa atin. Yun yung Taiwan Taoyuan International Airport. Lalo na pre-pandemic, maraming flights from Manila and even Cebu and dati even Clark to Taipei. So, ang maganda lang sa Taichung, nasa gitna kasi siya ng west coast ng Taiwan. So, nandito siya. So, pwede siya papunta ng Taipei, pwede siya papunta ng Kaohsiung. Yun lang yung maganda sa kanya as base. Yung huling trip natin, nag-fly tayo to Kaohsiung. Tapos from Kaohsiung, parang another train ride and additional cost din siya. And cost, hindi lang cost sa pera, cost din sa time. Yung pro ng Taichung, dalawa yung pwede mong liparan. Although, kakunti lang kasi yung flights papunta Kaohsiung. Mas accessible pa rin talaga yung Taipei. Just because of the sheer number of flights available directly to Taipei. Yung next section natin ay attractions! So, ano yung mas maganda yung attractions? So, ano ba makikita sa Taipei? Number one is, syempre, yung famous nila na Taipei 101. And then, yung aside dun sa second highest building, meron pang isang viewpoint na para makita mo siya ng mas maganda. And yung buong Taipei, yung Elephant Mountain. Hindi ako nag-Elephant Mountain, actually. Hindi ka nag-Elephant Mountain? Oh my God, I think yun yung pinakagusto kong experience sa Taipei. Na nakakatawa kasi yung friend natin, si Ces, at saka si Celine, grabe yung experience nila sa Elephant Mountain kasi hindi nila in-expect na ganun siya kataas. In case na gusto nyo pong malaman yung story behind it, check out nyo na lang yung video namin na kasama si Ces sa description box. Sa Travel TMI na, kasi meron kaming series na sinashare namin yung mga embarrassing moments namin during travel. So yun yung Travel TMI. Well, tawang-tawa ako nung kinukwento ni Ces yung experience. Yes, yes, na yun. Pero sobrang nagustuhan ko siya kasi for me, yun yung best view of Taipei. Kasi most people think na to get the best view of Taipei, you have to climb up to the top of Taipei 101. So kung nandun ka sa Taipei 101, hindi mo makikita yung Taipei 101. So ang maganda sa Elephant Mountain is
although it takes a lot of stamina to get to the top, you have a great view of Taipei 101 and the sprawling city around it from Elephant Mountain. Super ganda ng view doon kasi yung Taipei 101 super imposing nung yung pagka-massive nung structure and makita mo talaga yung shape or yung architecture design talaga. Parang naka-stack. Oo. Super ganda. And then, lalo pag gabi, perfect ano siya. Spot talaga siya. So, nagre-research ako kung paano pumunta doon. Kasi hindi ko siya na, ano eh, na-miss ko siya nung nasa Taipei ako eh. Dalawang beses, di ba? Mahirap panabin yung pa-entrada. Yung ganda. Very in this, parang, ano siya, hindi siya masyadong noticeable. Naligaw kami. Naligaw kami. Ilang beses kaming parang nagtanong-tanong saan ba yung papasok ng Elephant Mountain, ganyan. Tapos na-realize namin na yung maliit na street, may hagdan na papakyat. Okay. Noted. Inaka natatandaan ko yung mga heritage sites like yun nga, yung Chiang Kai-shek Memorial, Sun Yat-sen Memorial, yung Martyrs Shrine na merong changing of the guards na maganda ring makita at a certain time. Pero ang favorite ko kasi na attraction sa Taipei ay mga night markets. So, Shilin Night Market yung pinakasikat. So, ground level, yun yung mga dry goods. Tapos sa baba, sa basement, nandun yung mga street food. Yun ba yung pinakamalaki yung Shilin? Yata. Yun nga yata yung pinakamalaki. Na, nasa kanila din yung oldest. Nasa Taipei din yung Rauhe. Rauhe. Nakapunta na doon. Oo, sa night market ng Rauhe. So ano yung better night market trip for you? Shilin or Rauhe? Mas malaki yung Shilin kasi pag maraming choices kasi nakakawindang, di ba? Mm-hmm. Yung Rauhe kasi parang ano siya, isang ganun lang siya. So mas na-enjoy ko yung pag-e-explore sa Rauhe. Ang con lang siguro ng Shilin ay ang daming tao talaga. Which is a testament to the kasikatan of the area. Oo. Yung isa pa is yung National Palace Museum nila. Isa sa mga pinaka-visited and largest museums in the world. Basically, yung mga naka-display lang is a very, very small percentage of kung ano yung collection talaga ng museum. Ang daming mga precious artifacts inside the museum na very, very interesting. Yung youth district ng Taipei, yung Ximending area. So, yun yung sikat ngayon talaga. Lalo na among Pinoy tourists, doon sila nagbo-book talaga ng accommodation sila sa Ximending. Kasi ang daming mga cafes, ang daming mga bars. Kumbaga, siya yung Shibuya siguro ng Taipei. How about Taichung? Parang mas madaming Instagram-worthy na mga lugar naman sa sa Taichung. Parang ganun nila dinesign eh. Yung mga attractions nila. Like yung Chungshe Flower Market. Diba? Ayun talaga yung pinakasigat dun sa region na... Yung first word na pumapasok sa isip ko kapag napabanggit ng Taichung is colors. Very, very colorful nung Taichung for me. Whether we're talking about yung Chungshe Flower Market or yung arts. Rainbow Village, di ba? Parang ang kulay-kulay ng Taichung. Ako naman sa Taichung, parang masabi ko siyang urbanized, pero may certain ano pa rin siya, parang... Countryside vibe pa rin siya. Parang tahimik. Pero alam mo, city talaga siya, pero medyo tahimik siya. Definitely more laid back than Taipei, di ba? So it still has that parang rustic edge to it na parang you really feel like it's a provincial city. Ako for me, mas gusto ko talaga yung mga ganun na vibe kesa sa super busy na city. And napansin ko yun nung lalo nag-train tayo pupunta sa mga pinupunta nating destination. Sa Taichung? Sa Taichung. Parang... ano lang? Vibe lang? Parang chill lang. Ayun, ako, ang pinaka-paborito kong gawin sa Taichung is food trip. Naalala nyo? May one full day tayo na dedicated lang sa food trip. So, una sa lahat, Taichung is widely considered as the birthplace of boba milk tea. So, yung mga pearl milk tea, they say na it was invented in Taichung. So, pinuntahan natin yun kung naalala nyo. Tapos, ang daming mga foodie spots kasi around the city that you can easily explore. So, we visited Chuntang Shui Original Boba Milk Tea.
Tsaka Miyahara Ice Cream, Meat Puffs dun sa second market. Kasi hanggang fifth market yan. Marami silang markets. Oo, so sa second market yung Meat Puffs na sikat. Totoo. Tapos yung Food in Wang, Pork Knuckles na tayo lang ang nag-try. Kasi... Hindi siya kumakain ng knuckles eh. Tapos yung Fengxia Night Market. Yun yung biggest night market sa Taichung. Pero marami pang ibang night market, I think. Malapit siya sa university. No? Mm-hmm. Kaya maraming students din dyan sa night market na yan. Sobrang laki ng night market na to na sumuko ito. Yun. Siguro matanda na kasi ganyan. Di tsaka ano doon. Sobrang haba niya and pataas. And that time kasi guys, yun kasi yung pinakamabigat ko. So nahirapan talaga akong maglaad-laad. Alam nyo na. How about day trips? Sobrang memorable talaga sa akin nung Alishan. Ang lamig talaga niya. Oh my God. Parang siyang Sagada natin. Parang Sagada, oo. Oh. Sasabihin ko sana bagay, pero parang hindi ape yun, Sagada. It's a mountain resort town. Sunrise pa lang, guys. Kailangan namin kumisin ng umaga. So, yan. Tapos nag-trek. Oo, ang gaganda ng mga malalaking puno. Ano? Correct. Parang ang sarap maglakad in the morning. Pero guys, Alishan is best na at least 2 days. Ha? So parang at least overnight man lang. Pero it's possible na on a day trip. Possible kung gusto. Hindi, mamimiss nyo lang yung sunrise. Pero posible. Pero whether you're day tour lang or overnight, pwede nyo gawing base yung Taichung. Pwede nyo gawin is kung nag-stay kayo sa Taichung, pwede kayong pag-book kahit nang overnight doon. Tapos, maganda talaga yung view. I-add ko lang doon sa sinabi nila kanina na pagkatapos ng sunrise, pwede kayong bumaba. Mayroon doon yung mga trek na super ganda ng mga puno yung... Ano tawag din sa... sa sacred tree nila. And maganda yung pathway. Very... yan. Very scenic. Ang jump off point to Alishan is Chiayi City, which is also a day trip destination if you're based in Taichung. Yes. So, marami din makikita doon. I remember, di ba may ginawa kayong video about Alishan? Kung gusto nyo pang mas maraming malaman tungkol sa Alishan, yun, nandiyan yun. Ilalagay nyo na sa description. Yes! Oh, sanay na siya mag-YouTube, guys! Oh my God! Ang isa pang day trip destination from Taichung ay Sun Moon Lake. So, kilala rin yun na, na parang scenic area. Sa central Taiwan naman yun. Marami pa actually. Marami. Kahit nga Taipei, kaya mong day trip from Taichung. Kasi ang maganda naman kasi sa Taiwan as a whole is ang ganda ng transportation system. Yes, tama. Malilibot mo yung buong Taiwan by train. Or kung gusto nyo talaga na experience sa by bus, pwede din. Diba? May high speed din sila. True. Yun, speaking of Taipei, ano naman yung mga day trip destinations from Taipei? Ako, hindi ko maalimutan. 2013 natin. Yung Hualien. Mabilis lang yung... Train ba kayo? Train, oo. 1 hour and 45 minutes. Around that time. So, kung gusto, kung ang base nyo talaga is Taipei, pwede na siya talaga yung day trip. Again, ang Hualien is a... on its own, is a legit na magandang destination. So, if you have more time, you should spend at least mga 3 days in Hualien. Kasi nasa Hualien yung Taroko Gorge, diba? So, it's another parang national scenic area nila. Sobrang ganda doon. So, if you can spend more time, pwede doon. Pero, if gusto nyo siyang i-day trip, kaya, kakayanin. Kaya kung kaya. Hindi lang siya recommended. Na minamadali. Yun. So, ganun din. Alishan from Taichung, kaya? Oo, kaya. Pero, mas maganda if you spend more time. Hualien from Taipei, oo, kaya. Pero, mas maganda if you spend more time. Yun. So, yun lang. At ang Hualien, located siya sa East Coast ng Taiwan. Kung ang West Coast naman is Taichung, yun, Hualien. Ayan, ako naman, ang sa Taipei, ang nagustuhan ko na day trip namin is yung Shifen and Jufen. Magkatabi lang yun. Maraming tao siya all year round. Pero mas marami talaga pag, syempre, mga peak season, ganyan. Kasi, isa siya sa mga inspirations nung Spirited Away, yung isa sa setting. Di ba nandun din yung Yelu Geo Park? Oo. Kasi may mga packages, yung packages na magkakasama yung Jufen, Shifen, tsaka yung Yelu Geo Park. Okay. And yung pinakamalapit na national park from Taipei is yung Yangmingshan National Park. Yeah. So,
Ayun. So, marami ding mga makikita doon, mga hiking trails. I think meron ding mga hot springs. Yung Beito nila. Beito. Next section is convenience. So, saan easier to get around? Naalala ko, nahirapan tayo at one time, di ba? Parang kasi nung first time namin sa Taipei, mahirap na hirap tayong maghanap ng cab. Naalala mo, yung talagang napapunta tayo ng Sun Yat-sen Memorial. Yun. Cab? Mahirap sa Taipei? Kasi yung language barrier, nahirapan kami ng community. So, parang naalala ko din na nakailang cab kami na kinakausap yung mga divers. Talagang hindi nila maintindihan kung saan kami pupunta. I think sa buong Taiwan, kasi yung Taichung din, nahirapan din tayo eh, di ba? In both cities, ano, medyo mahirap nga yung sa language kasi hindi naman lahat nakakapag-English na mag-communicate talaga. Lalo na sa mga cab drivers. So both yon, Taichung and Taipei. Mas madaling mag-ikot-ikot for me sa Taichung just because it's not just because it's not that big of a city. Diba? Kasi parang for me, mas developed talaga yung Taipei. Mas maraming, mas wider yung roads. Ganun. Of course, meron yung pros and cons. May pros yun kasi mas maraming options sa accommodations, sa pagkain, and mas extensive yung MRT network ng Taipei kasi sa Taichung. Mas maraming taxi kang makikita, di ba, kaysa sa Taichung. Pero, hindi mo naman kasi kailangan ng ganun ka power na transportation system sa Taichung kasi nga, hindi naman siya ganun kalaki. In terms of getting around, although for me, mas madaling mag-get around sa Taichung a little bit, mas accessible kasi talaga yung Taipei. Yes. Parang by a mile. Next section is oomph! So, ano nga ba yung oomph? So yung oomph is something about that destination na hindi necessarily attraction or convenience or accessibility ganyan, pero na nagustuhan mo. Yung parang one thing na pinaka tumatatak sa'yo about that destination. For me, ang oomph ng Taipei sa akin is yung same first city namin sa Taiwan. So, parang first love. Alam niyo naman ako, medyo pag first stop namin or first city sa isang country, iba yung feeling eh. Pero siya yung first city namin sa Taiwan, kaya parang very memorable. So ako naman, yung oomph factor ng Taichung sa akin is yung surprise ng Taichung. Doon ako, yun yung oomph niya sa akin, na-surprise ako sa Taichung. Dahil siguro wala ka kasi akong expectation. Tapos parang underdog na destination siya. Kasi alam natin, pag Taiwan ang sinabi, Taipei yung unang naiisip mo na pupuntahan, di ba? Tapos nung nagpunta na ng Taichung, akala mo walang maibubuga, pero ang dami pala, lalo na sa food, dahil fan ako ng milk tea. Tapos ang dami pa pala ding iba pang mga pagkain to na, ano, na sobrang parang, sacred sa kanila. Kahit sa kalamingon, babe. Kailangan mo matuto kumain ng pork ako pag nasa Taiwan. Yun. Ako, I was gonna say din na yung oomph ng Taichung sa akin was the food. Talaga. Parang yun yung pinaka na tatandaan ko talaga sa Taichung trip natin. Na kain tayo ng kain ng kain. So, sobrang na-enjoy ko siya. Mas na-enjoy ko yung food scene ng Taichung kaysa Taipei. That's not to say na pangit ang food scene sa Taipei. Masarap din yung pagkain sa Taipei. Mas na-enjoy ko lang siguro yung sa Taichung kasi yung mga food places ng Taichung magkakalapit. So, ang dali niya lang i-explore. Tapos yung oomph naman kasi sa akin ng Taipei ay yung Taipei, nakikita ko siya as very senior friendly. I can really see myself na traveling sa Taipei with my mom. It will be very convenient for them na mag-ikot-ikot sa Taipei. Kasi ang ganda ng transportation, ang ganda ng parang... Huwag mo lang ipapaan sa Chile na yung nanay at tatay ko nag-travel sa Taiwan, edi silang dalawa lang with mga kaibigan ng papa ko na senior din. Tinamat agad sa Chile, ang laki-laki daw mo siya. Tsaka tao kasi. So, pero in terms of mga yung transportation, okay sa kanila. Madali lang. And basta wag niyo lang dadalhin siguro sa Elephant Mountain.
Ay, oo. Oo, yun. May mga ano naman, no? Maawa kayo sa kanila. Wala pong elevator and escalator doon. Magpa, magpa. Ayun. It's decision time! So, bubato na tayo. Ayan, so nasulat na namin yung choices namin. So, ano ba yung better trip for us? Taichung or Taipei? So, ladies first daw. Taipei! Ay, may paliktad yung P! Bakit? Kung convenience ng transportation, mas kung first timer mo doon, tas ano, limited yung time mo at yung budget, mas okay yung Taipei kasi nandun yung mga national shrine nila, palace and everything yung sa history nila, and nandun din naman yung food. So, mas okay sa akin na Taipei muna yung i-explore. Ang pinili ko ay Taichung. Experience yung kino-compare natin dito, ah, hindi yung actual destination. So, it's not to say na mas maganda yung Taichung sa Taipei for me. It's just that mas nag-enjoy ako sa Taichung. Kunwari, tatanungin mo ako, parang I want to visit Taiwan for the first time. Ano yung unang bibisitahin? Siguro i-recommend ko rin Taipei kasi Taipei is a very, very good introductory course to Taiwan. Diba? Pero, if ask mo ako, ano yung mas magandang experience ko, mas Taichung ako. Mainly because I think I was a better traveler by the time na nakarating ako ng Taichung. Basta basically, mas nagustuhan ko yung experience ko sa Taichung. Oh, Tai. So, Tai tayo Tai, ngayon. Si Vince ang ano, tiebreaker. So, ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Tan tararan tararan! Taipei! We have a winner! Woo! So, bakit Taipei? Bakit Taipei? Kasi, yun, accessibility-wise, from Manila to Taiwan, may direct flight. And tapos gusto ko rin bumalik. Tapos madami rin pwede talagang gawin, lalo yung night markets nila. Hindi ko pa natatay lahat ng food doon. So, kailangan kong bumalik doon para kumain. Marami akong gustong ulitin at marami akong gusto pang puntahan from Taipei. Kaya, ayun. So, that's it for this edition of The Better Trip! Do you agree with us? Whether you agree or disagree, sound off on the comment section below. And if you have topic suggestions, comment nyo na lang din. Yes. For more travel content, don't forget to follow us on Spotify, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Yon. And if you like this video, please don't forget to subscribe to our YouTube channel by clicking the subscribe button and hitting the bell icon for instant notification para sa aming mga future uploads. If you need help planning your trip, we have comprehensive travel guides on our website www.theportraveler.net. So, meron ding mga sample itineraries dyan na gawa namin. Or, follow the links in the description. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!